Alam mo, kasalanan mo lahat to, Mr. President Duterte. Yo! 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 Gago! Yo, kamusta kayo mga pare ko? Kamusta kayo? Ako nga pala si Jay Seekers at nandito ka na naman sa Dimension kung saan puro good vibes lang tayo. At sa video na to mga tol, kung di nyo natatanungin, syempre magre-react tayo sa mga tao na nagsasabing kasalanan to lahat ni Mr. President o ni Tatay Digong o ni PRD30. Okay, sisimulan natin to syempre pagkatapos ng intro. Yo, kamusta kayo mga pare ko? At sa videong gagawin natin ngayon mga tol, sana hindi kayo isa sa mga taong mababanggit natin dito. No, dahil sigurado kung isa ka rito sa mga babanggiting ko na to, siguradong argumento na naman to. Siguradong debate na naman to. Siguradong panibagong pagtatalo na naman to. Kaya sana sa tatalakayin nating topic ngayon, sana hindi ka kasama doon, no? Okay, simulan natin to. Habang ako'y nagpe-Facebook kanina mga tol, scroll down, ay aking napansin itong isang post na kung saan parang sinasabi na nung 60 plus pa lang daw yung infected o positive sa coronavirus, ay siyang hindi tayo pinapalabas. Ngayon daw 12,000 mahigit na tong positive, saka daw tayo pinapalabas. So kaya nag-post na ito. Napakahusay. Binigyan kita ng tatlong palakpak, tol. So dahil dito sa post na to, tol, idamay na natin lahat ng mga salita na dating ibinato nung nakaraan pa dito sa ating presidente. No, na hindi natin alam kung kasalanan ba talaga to ng presidente o mga nagtatanga-tangahan lang talaga tong mga to. No? Simulan natin, tol, sa una kong napansin. At ito ay nanggaling pa dun sa balita. Ha? So, ito yung mga tungkol sa tricycle driver na in-interview. In-interview sila tungkol sa gaanong kaapektado yung kanilang hanap buhay, which is sa pamamasada ng tricycle. O sabihin na natin mga jeep din, pwede na rin yon, tol. Basta kahit anong sasakyan na namamasada, kasali na rito. So in-interview sila at lang sabi nila, paano na daw yung kanilang buhay, imbis daw na kahit papano kumikita, nag-ECQ daw at hindi na sila makapamasada. Sana daw kahit daw papano, kahit konti, kumita sila, pero wala na kasi nga hindi sila makapamasada. Reklamo sila ng reklamo na wala na daw silang kikitain. Ang hiling nila kahit daw sana papano may kinikita. Well, nung nakaraan, merong mga tinawag na MECQ, which is Modified Enhanced Quarantine something. Ganon, basta ganon, tol. So, pinayagang mamasada yung mga tricycle na yan, o yung siguro ibang jeep, pero tricycle to eh. Pinayagan silang mamasada. Kaso bilang pag-iingat pa rin dito sa coronavirus na to, tol, bawal magsakay ng dalawa. Dapat isa lang. Okay? Sa makatuwid, napagbigyan ang kanilang kahilingan na which is sana kahit papaano may kinikita sila. De pinayagan. Pinayagan silang mamasada. Pero isa lang ang sakay. Bilang pag-iingat sa bawat tao dahil nga social distancing. Ngayon, nung sila'y pinayagan, bakit daw isa lang pwedeng isakay? Paano daw sila kikita kung pa isa-isa lang yung sakay? Ha? Ha? Magkano na lang daw kikitain nila bawal daw dalawa yung isakay. Isa-isa lang. Are you really fucking nigga? Are you really fucking serious? Ha? Tangina, nag-request kayo, tol. Nag-request kayo. Na sana po pwede man lang kahit papaano mamasada para kahit papaano merong kitain. Ngayong pinayagan kayong mamasada pero isa lang ang sakay, nagre-reklamo pa rin kayo bakit isa lang ang pwedeng isakay. Ang sabi nyo, kahit papaano, sana meron kayong kitain sa pamamasada. So, ibinigay sa inyo, pero anong ginawa nyo? Gre-reklamo pa rin kayo, tol. Mga tanga. So, kung isa ka sa mga tanga na nabibilang sa mga yan, huwag mo akong re-rebata na, hindi mo naman kasi nararamdaman yung nararamdaman namin. Putang ina mo, wala akong pakialam. Maswerte ka pa nga, namamasada ka. Kahit pa isa-isang sakay, meron ka. Diba?
kami nga, puta, mag-a-apply lang kami doon sa nagbukas na mall. Kailangan pa namin ng swab test. Puta, kamahal-mahal, men. Kamahal-mahal. Samantalang ikaw, ang request mo nung nakaraan, kahit papano, kumita ka, ngayong ibinigay, nagreklamo ka na naman. Kaya isa kang tanga. Okay? Tapos kasalanan ni Duterte to. Kasalanan ni Duterte yon. Ikalawa, ito rin sa balita to. Ako kaya ayoko sanang manonood ng balita, pero wala, ito na, napanood ko na eh. Ha? Ito yung mga OFW. No, hindi naman sa inaano ko yung mga OFW dahil syempre alam naman natin na maituturing na isang bayani yan dahil nakikipagsapalaran sa ibang bansa para mabuhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Pero itong mga OFW na to, tol, hindi naman lahat, ha? Hindi lahat. So, kung tatamaan ka, putangin na, ikaw yun, ha? Dahil tanga pa naman dito. So, eto yung mga OFW na kasalukuyang nasa ibang bansa at naka-hold. Hold. Na gustong-gustong umuwi. Ang lagi nilang panawagan, gusto na daw nila makauwi dito sa Pilipinas, bakit daw di sila makauwi, nagre-reklamo sila, kasalanan daw ng gobyerno to. Tapos, yung mga nandito sa Pilipinas, na nangigibang bansa talaga, tol, nung in-interview, ang sabi nila, puta, paano kami mabubuhay dito sa Pilipinas? Eh, lockdown, wala nga trabaho, walang ano. Hindi man lang ako makabalik dun sa bansa, sa Saudi, sa kung saan pa man sulok ng bansa na yon. Puta, nandito kayo sa Pinas, sinisisi nyo yung gobyerno kasi hindi kayo makabalik ng ibang bansa. Samantalang itong mga nasa ibang bansa, sinisisi yung gobyerno kasi daw hindi sila makabalik ng Pilipinas. Putang ina. Antitindi nyo, men. May masisi lang kayo, men. May masisi. Tapos lahat kay Duterte. What kind of utaksi meron kayo, men? Diba, mapapaisip ka na lang. Bakit ba hindi matapos-tapos tong lockdown na to, tol? O tong bakit hindi pa rin na, o patuloy pa rin kumakalat itong coronavirus na to? Dahil sa sobrang reklamador ng mga Pilipino. Ikukumparan nyo tayo sa ibang bansa, eh yung sa ibang bansang sinasabi nyo, kaya maayos ang ekonomiya nila o maaga silang nakaiwas sa virus dahil sunusunod nila yung gobyerno nila. Marunong silang makinig, marunong silang sumunod sa batas. Tapos ikukumpara mo tong Pilipinas doon, eh yung Pilipinas, eh imbis na igalang at irespeto yung Pangulo, ano ginagawa? Tapos ikukumpara mo yung Pilipinas doon, ano ka, tanga? Hindi. Ikaw talaga'y tanga. Sabi ko nga sa inyo, napakaswerte pa natin at si Pangulong Duterte ang ating Pangulo. Dahil kung yan, naiba-iba, nako, baka yung nirereklamo mo, puta, baka kinakain ka na ng uod sa ilalim ng lupa, tanga. Tanginan to, ang dami niyong reklamo, sobrang dami niyong reklamo. Yung request nyo, pagbigyan, magre-reklamo kayo. Yung request nyo, hindi pagbigyan, magre-reklamo kayo. Tanginan tong mga to, ang tatanga nyo. Kumpara kayo ng kumpara ng Pilipinas sa ibang bansa, hindi nyo ba naiisip na yung sa ibang bansa kasi ginagalang nila ang kanilang gobyerno. Sumusunod sila sa pakat patakarang ibinibigay sa kanila. Eh kayo ano? Kakapal ng mukha ng mga to. Sakit no? Ganyan ka talaga, ulol. At ito yung huling part. Huling part na to, di ko alam kung may nakaligtaan ako, i-comment nyo na lang kung meron pa kayong reklamador na nakikita. Pero itong huling part na to, yung sinasabi nung 60 plus pa lang daw yung positive, eh, inilockdown tayo. Ngayon daw 12,000 na, eh, pinapalabas daw tayo. Isa pang napakatanga na itong hayop na to, eh, di ba? Nung 60 plus pa lang ang positive sa COVID-19 na yan, tol, nilockdown tayo. Kung tayo nakinig, eh, hindi na sana dumami, hindi na nagkahawa-hawahan, di ba? Diba? Lockdown tayo pero labas kayo ng labas. Ang titigas ng ulo nyo. Kung ano-ano yung nire-request nyo na hindi kayo makakain, wala kayong pagkain, kailangan nyo lumabas para may makakain, putang inan nyo. Tapos ngayong hinahayaan kayong maghanap ng pagkain, magsilabas kayo dahil GCQ na, puta, nagre-reklamo na naman kayo na bakit pinapalabas kayo. Puta, saan ba ilalagay? Tanginan tong mga to, ang tatanga. Isipin mo na lang, diba? 65 yung positive nung nakaraan. Nilockdown tayo, may sumunod ba? Merong sumunod na ilan, pero kung tutuusin sa out of 100, yung 20 sumunod, yung 80 hindi. O di ano nangyari, nagkahawahan. Ibig sabihin, sinulungat nyo yung utos ng gobyerno.
Ngayong GCQ na, pinapalabas na kayo, puta nagre-reklamo kayo kasi marami kanyong positive. At baka kayo mahawa. Tanginan nyo, tatangan nyo talaga. Tanginan tong mga to. Damay-damay lahat yan. Ang tatangan yung mga yan. Puta, nung lockdown, bawal lumabas, labasan ang labasan. Ngayong GCQ, pinapalabas, nagre-reklamo, bakit daw pinapalabas? Baka daw mahawa. Putang ina, saan lalagay ang earth? Tanginan tong mga to. Ang tatanga nyo. Tas kasalanan lahat ni Duterte, puta. Binibigay na kayo gusto nyo, reklamo kayo ng reklamo. Pag di binigay yung gusto nyo, reklamo rin kayo ng reklamo. Tanginan tong mga to, tatanga nyo. Alang ibang word na dapat sa inyo, hindi tanga. Tanginan tong mga to. Nakaanginig ng laman ang puta. So paano, hanggang dito na lang to. Kung isa ka sa tanga na tinamaan, putangina, hindi ko babawiin yung sinabi ko, napakatanga mo talaga. Ang tatanga nyo! Tanginan nyo! Shoutout tayo! Bilistahan ako rito, oh. Shoutout. Shoutout para kay Dansus Braga. Shoutout para kay Baby Jacks TV. Shoutout para kay Marlon Bayani. Siyempre, shoutout para sa Three Sisters, Geraldine Kondo, Yolanda M. Pemano, at si Mea Suzuki. Maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo, The Three Sisters. Dahil kahit anong i-upload ko, kahit walang kwenta, talagang nandiyan kayo para sumuporta. Kaya, appreciated much. Sobrang maraming maraming salamat sa inyong tatlo. At ayun, siyempre special shoutout sa mga solidong pare kayo natin dyan na kahit pa wala na tayo rito, tol, patuloy nyo para na akong sinusuportahan. At ayun, alam nyo na yon, tol, siyempre. At siyempre, kung gusto nyo magpa-shoutout, kung sakaling makakagawa pa ulit tayo ng mga susunod pang video, mag-comment ka na sa baba at huwag mo kalimutan na gamitin yung hashtag good vibes para ma-shoutout natin yan, tol. So hanggang dito na lang, at ako nga pala uli si JC Girl. Siyempre, maraming maraming salamat. Palagi kayo mag-ingat. God bless. Chill out, yo. Paalam.